kapag isinigaw na ng puso mo ang taong itinitibok nito. Yung tila ba, siya na lang yung kulang sa buhay mo. Yung ang tanging pangarap mo, ang ibigin siya. Makapiling siya sa bawat araw ng buhay mo. Ang matagal mong hinintay na mag-aalay ng tunay na pag-ibig na di magwawakas. Na makakasama mo sa buong buhay mo. Ang kulang sa pagkatao mo na bubuo at tutupad sa mga pangarap mo sa habang panahon. Huwag mo nang pakawalan. Huwag kang matakot sa tadhanang kalakip ang puso ng taong iyong iniirog. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Di biro magmahal ang tatay Paulo ko. Kapag nagmahal kasi yan, talagang sagad na sagad. Kasi napakatagal nang nawala ni nanay. Hanggang ngayon eh, nararamdaman ko wala pa ding makapagpupunan ng pagmamahal ni tatay kay nanay. Sa araw at gabi, nakikita ko palagi yan si tatay. Pinagmamasdan ng mga lumang larawan ni nanay. Kaya sa pagkakataong ganun, nilalapitan ko siya tapos niyayakap ko. Tapos iyayakapin din naman ako ng mahigpit at sasabihin, kamukha ko daw si nanay. Nakuha ko daw yung mga mata ni nanay. Kaya kahit anong mangyari, hindi ko sasaktan ng tatay ko. Hindi ko pa sasamay ng loob niya kasi mahal na mahal ko yan. Pinakamamahal ko sa lahat. Napasarap pala ang tulog ko. Gabi na nung magising ako. At eto pagbangon ko, hinanap ko kaagad si Miko. Kaso wala siya sa tabi ko. Kaya lumabas kaagad ako. At ayun, nakita ko si Miko. Andun siya sa kusina kasama si tatay. Pero, take ah. Anong nangyari sa kamay ni Miko? Kaya eto lumapit ako kaagad. Nak, gising ka na pala. Wika ni tatay. Opo tatay. Pero anong nangyari kay Miko? Wika ko. Ah, nahiwa yung kamay. Pero huwag kang mag-alala. Malayo sa bituka yan. Huwag ka nang mag-alala anak. Ligtas na ang best friend mo. Wika ni tatay. Kaya ito, nilapitan ko si Miko. Naupo ko sa tabi niya at hinawakan ko yung kamay niya na may sugat. Uy, Miko. Ang tanga mo naman. Bakit hiniwa mo yung kamay mo? Wika ko. Grabe ka naman, Andy. Tanga agad. Pero tama ka. Kunsansa kasi ako nakatingin kaya ito, nahiwa ako. Wika ni Miko. Ano ba kasing tinitingnan mo, Miko? Wika ko. Wala. Basta. Wika ni Miko. Napapaisip tuloy ako. Kasi naman, wala namang kakaiba sa bahay. Anong bagay ba yung aakit sa atensyon niya na magiging dahilan ng pagkahiwa ng kamay niya? Ano kaya yun? Ayaw kasing sabihin ni Miko. Pero bago ako mag-isip ng kung ano-ano, ito. Nagtungo na muna ako sa banyo. Sasabog na yung pantog ko eh. Tapos eto, lagaslas naman eh. Ang sarap sa pakiramdam. Paglabas ko sa banyo, nakita ko na nakangiti si Miko. Lagi lang siya nakangiti. Tapos, nag-uusap lang sila ni tatay. Siguro ay natutuwa siya sa tatay ko. Sa bagay, halos di naman naglalayo yung mga edad namin. Ang bata pa kasi ni tatay eh. At eto,
Tinulungan ko na si tatay sa paghahanda ng makakain. Baka kasi isipin ni Miko na tamad ako kapag di ako tumulong. Anak, mamaya pala sa pagtulog nyo, huwag kayong mag-iingay masyado ah. Matulog kayo na maaga. Wika ni tatay. Eh, bahala na tatay. Alam mo namang natulog kami ngayong hapon. Sigurado hindi kami makakatulog agad mamaya. Wika ako. O siya, basta huwag maingay. Wika ni tatay. At tito, huwag po kayong maglala, hindi kami mag-iingay para makatulog ka po ng maayos. Wika naman ni Miko. Tama yan, Miko. Patahimikin mo si Andy kapag sobrang ingay na. Wika ni tatay. Tatay naman, di naman ako maingay eh. Wika ako. Anak, maingay ka. Ang lakas ng volume ng mga pinapanood mo. Hinaan mo naman. Rinig na rinig ko eh. Wika ni tatay. Tatay naman, mas malakas eh, mas masaya. Para pil na pil mo yung pinapanood mo. Wika ako naman. Baliw ka talaga anak. Alam mo namang single ako. Wika ni tatay. Eh, bakit di ka kasi mag-asawa ulit tatay? Bata ka pa naman oh. Tsaka, madami namang nagkakagusto sa'yo. Wika ako. Anak, ano ka ba? Kung may darating man sa buhay ko na pagkakataong upang muling buksan yung puso ko, bakit hindi? Wika ni tatay. You know, kailan ba kasi dadating yan tatay? Napakatagal naman kasi. Wika ako. Tito Paulo, malay nyo po. Dumating na pala. Pero di nyo lang napapansin. Wika naman ni Miko sa tatay ko. Miko, kapag dumating siya, babaakin ko kaagad para siyang bigas na nasobrahan sa pagbayo. Durog na durog ang mangyayari. Wika ni tatay. Tatay, grabe naman yun. Wika ako. Oo nga po, Tito Paulo. Nakakatakot pala kayo. Wika naman ni Miko. Eh, ganun talaga kapag sabi, dapat sulitin ang unang pitas. Kasi yan yung kasarapan, sariwang sariwa. Makatas na makatas. Tapos masarap talaga. Kaya kayong dalawa, kapag nagmahal kayo at sinabihan kayong kainin ang ipinagbabawal na prutas, kainin nyo lang ha. Huwag kayong tatanggi. Kasi kapag tinanggihan nyo, hindi nyo na ulit matitikman yun. Kaya dapat kain ka agad, okay? Huwag nyo sasayangin ng mga ganong pagkakataon, mga bata. Sayang yun at saka masarap yun. Kaya huwag kayong matakot sa ganun, okay? Magpakabusog ka. Laman tiyan din yun. Wika ni tatay. Grabe naman mag-advise si tatay. Walang preno eh. Pero tama nga naman. Kapag ipinakain sa'yo, kainin mo. Sayang kapag pinalampas mo. Baka kasi di na muling ihain sa'yo ang pinakamasarap na putahe sa lahat. Pero sana, bagong hugas. Para masarap at sariwa. Ikaw ba? Gusto mo bang kumain ng maalat at amoy patis? Dapat kasi yung kalmado lang yung lasa. Di maalat tapos masarap yung amoy. Para ganahan ka. Andy, anak, okay ka lang? Bakit nakangiti ka? Anong iniisip mo? Wika ni tatay. Wala tatay. May inaisip lang akong kakaiba. Pero wala yun. Di naman mahalaga yun. Wika ako. Ikaw, Miko. Tahimik mo.
Baka may naisip ka din. Wika naman ni tatay kay Miko. Opo tito. May naisip din po ako pero di naman mahalaga yun. Pero exciting. Wika naman ni Miko. Kayong dalawa ha. Baka kung ano yung mga iniisip nyo, umayos kayo. Wika ni tatay. At teka, kanina ko pa napapansin na may pinagmamasdan si Miko. Saan ba siya nakatingin? Kaya ito, sinundan ko yung tingin kung saan siya nakatingin. Hala, gagi. Mapapatingin ka talaga. Nanlaki ang mga mata ko sa nakikita kong sobrang laki. Kinabahan ako bigla eh. Nakakatakot. Ang laki po talaga.